Naniniwala ba kayong 4,300 pesos ko lang nabili itong Samsung Galaxy Tab A9? Tama kayo na narinig, kaya tapusin nyo itong video na ito para malaman nyo kung paano at saan ko ito nabili. Ito nga palang Samsung Galaxy Tab A9 ay nirelease lang last October 2023, kaya sobrang good deal nito para sa price na 4,300. Meron na kasi itong MediaTek Helio G99 processor na decent na rin naman para sa mga apps na palagi natin ginagamit. Unfortunately, meron lang po itong 4GB RAM, kaya mag-expect po kayo ng lag or hiccups dito. Pero para sa akin, okay na rin naman yung performance niya. Just make sure lang po na updated yung operating system niya, pati yung mga apps, lalo na yung mga built-in apps ni Samsung. Di man sobrang bilis, pero lahat naman ng task ko dito ay nagagawa ko ng walang problema. Sinubukan ko nga rin pala maglaro ng Mobile Legends dito at smooth naman yung gaming experience natin. Medyo konting apps nga lang yung may install nyo dito dahil meron lang po itong 64GB na storage. Pero pwede naman kayong gumamit ng up to 1TB microSD card para ma-expand yung storage for files, photos, and videos. Tsaka pwede rin naman kayo magsaksak ng flash drive or other storage devices dahil support din naman nito ang OTG. Tsaka guys, ang maganda rin dito sa Galaxy Tab A9, meron na po itong SIM slot, kaya pwede nyo itong magamit for communication or for mobile data purposes. Tip lang, perfect pair po nito yung GOMO SIM na may no expiry data. Para sa mga mahihilig manood dyan, decent din naman manood ng YouTube or Netflix dito dahil may 8.7 inches TFT display na po ito. Although 800 by 1340 pixels lang yung resolution, kaya wag po kayo masyadong mag-expect na super sharp yung display. Pero kung mahilig ka manood, bukod din naman sa maganda yung pinoproduce na colors ng display niya, immersive din ang watching experience nyo dahil sa dual stereo speaker nito. Tsaka may 3.5mm headphone jack na nga rin po pala ito, kaya ayos din po. Medyo manipis na nga rin pala yung bezels nito kumpara sa ibang budget tablets out there. And baka lang may magtanong, wala po itong high refresh rate dahil nga budget tablet lang po ito. Hindi nabanggit ng Samsung kung ilang nits yung max brightness nito, pero bright enough naman na po ito para mabihin nyo ng malinaw yung display niya kapag nasa outdoors. Ang next naman na pag-uusapan natin is yung camera. Meron po itong 8 megapixel rear camera at 2 megapixel selfie camera. Well, di naman po ito pang malupitang photography, pero para sa mga video conferencing natin, sakto na po ito. As you can see, usable naman na po yung mga pics at videos na nakuha natin, pero wag kayong mag-expect na magandang image quality dahil pang budget lang po talaga yung quality niya. And ang mga camera modes nga po pala na meron dito ay photo, video, portrait mode, pro, panorama, hood, night mode, and hyperlapse. One of the cons nga lang ng tablet na ito is yung battery niya. Dahil meron lang po itong 5,100 mAh battery capacity at 15 watts charging lang po ang supported. Common kasi sa mga tablet ngayon, merong 6,000 or 8,000 mAh yung battery. Pero so far, umabot din naman sa akin ng buong araw bago ko i-charge ulit. Pero kung wala kang phone at ito lang yung gagamitin mo, medyo mabibitin ka talaga. Aabot din po ng halos 2 oras para i-charge ito dahil nga 15 watts charging lang yung supported. Medyo expected na talaga sa Samsung yung medyo mabagal na charging. Pero kung mabibili nyo naman po ito ng 4,300 lang, sakto na po yung 15 watts. So bago ko sabihin kung paano ka nabili ito ng ganun kamura, mayre-recommend ko nga po pala itong Samsung Galaxy Tab A9 sa mga students dyan. Dahil maganda na po itong tablet na ito for productivity. Lalo na kung gagamitin lang naman po ito sa school works. Goods din naman po ito for entertainment dahil decent na rin naman yung display nito. At may dual stereo speaker pa. And lastly, malaking bagay din po na may SIM slot ito para magamit natin for communication and mobile data. Although LTE connectivity lang po yung supported niya. Pero ayos lang din, at least merong SIM slot, diba? And ang SRP nga pala nitong Samsung Galaxy Tab A9 ay 10,990 pesos. At nabili ko nga lang pala ito ng 4,300 pesos last April 4 nung 4-4 sale sa Shopee. So nag-sale kasi siya ng 5,495 pesos. Then gumamit po ako ng voucher ni Shopee, kaya nabawasan po siya ng 1,200 pesos. Kaya kung balak nyo rin mabili ito ng 4,300 pesos, abang-abang lang po kayo sa sale ng Shopee. Dahil ilang beses na rin po ata ito nag-sale nung mga nakarang buwan. So I think ayun lang naman para sa video natin today. Thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.